Ganda ng pintas mo. Mukha lang ito. Mayaman ka pala. Dami na niyan tin, oh. Karami na kayo. Ha? Ang po, dami pa siguro. Meron pa siguro yan sa ilalim. Yung isa. Saan niya binibinta yan, te? Anak mo yan, tay? Anak mo? Sipag din, oh. Sumasama sa'yo. Masipag din. Sumasama sa'yo. Ha? Ah, hindi siya nag-aaral? Hindi pa nag-aaral? Nag-aaral po siya. Hindi po siya pumasok. Wala siyang pasok ngayon? Tay, sandali. May bibigay ako sa'yo. Tabi lang natin to. Tabi ka lang dito, tay. Anong pangalan mo, tay? Regina po. Regina. Regina? Ang ganda ng kwintas mo, ha? Mukha lang ito. Parang mayaman ka, pala. Mukha lang po ito. Pabenta na yan, totoo. Ilan po yung anak mo? Tatlo pong lalaki. Tatlong lalaki? Ay, yung, ilang taon na yung panganay? 13 po. Ito ilang taon na to? Magna-9 po sa 9. Ah, bunso siya? Pangalawa po. Pangalawa. Bunso ko po ano? Lahat naman sila nag-aaral? Opo. Yung mister mo? Yung mister mo? Patatay nito, hindi ko alam nasa. Bakit? Tayo-walay po kami. Ah, gimalay kayo? Ibig sabihin, ibang tatay nito? Eh, yung una mong asawa, wala na rin. Patay na rin o ng ibang bahay? Hindi po alam yung uuwi yan. Ay, ganon. Pero, maswerte ka, nasa yung mga anak mo. Kinuha ko po. Tama yan. Kasi po, nung yung po mga anay ko, hindi niya po pinapag-aro, kaya kinuha ko. Kaya 13 na po, grade 4 pa rin. Na tama yung ginawa mo. Kasi, priority sa mga bata makapagtapos, no? Pagdating ng panahon, ito yung makakatulong sa iyo, eh. Yung mga yan. Saan kayo nakatira, te? Si Chubato po. Si Chubato, saan yun? Dito po, dulo po na sa pusas. Ah, diyan? Buti ano, may hindi man kayo nangupahan. Hindi po, nasa ano po. Ginawa po kami ng bahay ng nanay ko doon sa likod. Ah, maganda, no? Ilang taon na kayo, te? 32 po. Bata pa, pwede pa mag... Kaisa. Ano ang plano mo? Pwede pa. Puro ko submission. Malay mo, may dumating sa'yo ng ano. Yun na yung talagang makakatulong sa'yo. Ah, alas po una lang yung masipag. Tapos sa huli siya may pinapakain mo. Ay, ganon. Nakakadala, no? Oo. Oh, tama yun. Focus na lang sa ano, mga bata. Bukod dyan, kay wala kang ibang pinagkakakitaan. Nagmamanicure po ako pag ano po, pag meron. Ah, maganda. Sipag ka pala, eh. Sipag-sipag lang, no? Sa kasi bahay namin, nililinis po ako ng bahay kanina bago po ako nangalakad. Ah, maganda. Nililinis muna ako ng... Sipag ka naman pala, te. Kayang-kaya mo pag-aralin yung mga anak mo. Bigyan kita, te, ng ano, bigas. May bigas ako dito. Ano ko sa'yo, eh. Bilib ako sa'yo, eh. Maano ka, masipag. Naghahanap ako ng mga kagaya mo, te. Masisipag. Binibigyan ko ng kunting biyaya. Iwan ko na lang. Tete, oh. Sana makatulong sa'yo. Thank you po. Tama yan, sipag-sipag lang. Ingat lang sa araw-araw. Hindi po. Yan, baka mayroon pa yan, oh. Sayang.
Sige Teha, salamat. Pasensya na, naisturbo kita. Sipag ni ate, ma-discarte sa buhay. Marami siyang pwedeng pagkakitaan dahil masipag. Sana mapagtapos mo lahat yung anak mo, te. Para balang araw, yumamang ka, no? Yumamang ka na, ang ganda ng kwintas mo eh. Sige te, salamat. Pasensya na sa istorbo. Maniniwala talaga ang mga Pinas sa kasabihan na basta nasipag ka, diskarte at abilidad sa buhay, hindi hadlang ang kahirapan. Katulad na lang ni ate, marami siyang paraan para kumita. Nangangalakal, nagmamanicure, tapos pag may nagpapalinis ng bahay, paano ka talaga yun? Diskarte na yun, basta masipag, hindi hadlang ang kahirapan. Lalo na yung mga malakas pa ang katawan dyan. Kilos-kilos po tayo, diskarte. Tupag, tsaka tulad ni ate. Ayun, napabutan natin ng kunting biyaya dahil dapat siyang pabutan ng kunting biyaya dahil sa sipag niya. May tatlo siyang anak na binubuhay. Hindi hadlang ang kahirapan, basta masipag at saka madiskarte. Saludo kay ate. So yan mga Pinas, dito na lang po ang aking video. Pauwi na po ako niyan mga Pinas dahil tanghali na rin. Importante ay may napabutan po tayo ng mga kabayan natin na ang paghirap at nahigit talagang mga kailangan. Maraming salamat din po sa inyong mga panonood. So yun, God bless po sa ating lahat.